Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Isang magandang umaga po sa inyo po lahat, mga kapatid. Happy New Year po sa bawat isa po sa atin. Tapos na po natin yung isang taon ng ating pong buhay at kung ano man po yung nangyari nakaraang taon ay expect natin na kung merong mga bad things, syempre this coming year, meron pa rin this year. Pero ang importante, ang maganda doon, meron tayong nakuhang lesson doon po sa nakaraang taon po na yun. So, panibagong taon, panibagong buhay na pinagay po sa atin ng ating pong Panginoon. So, kaya po, ngayon pong umaga pong ito, i-start po natin ang ating pong umaga o ating pong taon na tayo po ay mag-aaral po ng salita po ng ating pong Panginoon. Okay, ang title po ng ating pong devotion sa oras pong ito ay Start with the Lord. Okay. Ginawa po natin sa Joshua chapter 1 verse 6 to 8. So, start with the Lord. So, napakaraming pinagdaanan po na pagsubok nitong 2020, ng nakaraang taon. Kay January pa lang, isang pagsubok na po yung kinaharap po ng maraming tao, di ba? January pa lang, kung may pumutok na vulkan. So, maraming taong naapektuhan po noon. And then, nung March, nag-start po yung lockdown dahil po sa pandemic, sa virus, sa COVID-19. So, ilang buwan na lockdown po tayong lahat. So, wala po tayong ibang magawa, walang trabaho. So, napakahirap po ng sitwasyon po na. Kahit naman ngayon, mayroon pa rin paghihigpit patong dahil po sa COVID. Okay. Tapos dumating pa yung sunod-sunod na bagyo na kakabagyo lang, hindi pa nakaka-recover yung mga tao, tapos meron na naman. So, ang dami nating daming pinagdaanan po nitong 2020 pagsubok. Pero hindi po ibig sabihin noon ay pinabayaan po tayo ng Diyos. Okay, lahat po ng pangyayari po na yon, alam po yun ng Diyos. Okay, at hindi natin pwede sabihin na pinabayaan po tayo ng ating pong Panginoon. So, lahat ng yon ay tapos na, nakaraan na po yon. Kalimutan na po natin po yun. Maging lesson na lang sa atin kung ano po yung nangyari po ng taon po ng 2020. So, let's move on. Harapin natin ng bagong taon kasama po ang ating pong Panginoon. So, start with the Lord. Yun po yung pinaka-importante po sa buhay po natin. So, okay, no? Ito po ay yung ating pong topic ay mababasa po natin sa Joshua chapter 1 verse 6 to 8. Dito po sa Joshua chapter 1, ito po yung panibagong chapter ng buhay po ni Joshua. Kasi nung namatay po si Moses, si Joshua po yung pinalit. So, from servant ni Moses, bigla po siyang naging leader po ng bansang Israel. So, panibagong chapter ng kanyang buhay, kanyang kakaharapin. At hindi po biro yung kanya pong responsibility because isang bansa po yung kanyang ililid. At hindi lang po yun basta bansa, kundi bansa po na pinili po ng ating pong Panginoon. So, meron po akong gusto pong i-share sa inyo dalawang bagay. Paano natin i-start yung buhay po natin kasama po ang ating pong Panginoon. So, una, be strong and courageous. Okay, ito po isang dapat po natin kaharapin sa pagsubok natin, sa anuman po yung pinagdadaanan po natin. This year, 2021, be strong and courageous. Sabi po sa verse 6 and 7, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left that you may be successful wherever you go. So, napakaganda po ng payo po ng Diyos kay Joshua sa kanya pong paglilid sa kanyang panibagong chapter ng buhay. Sabi niya, be strong and very courageous. Maging matatag ka, maging
na strong ka, maging matatag ka sa iyong buhay sapagkat maraming kakaharapin si Joshua na pagsubok. And the same day na sinasabi po sa atin ng ating Panginoon, kailanman hindi po magiging matibay ang ating, hindi tayo magtatagumpay kung hindi po tayo magiging matatag po sa buhay po natin. So marami pong mangyayari sa taon pong ngayon, 2021. Hindi natin alam kung ano yon. Di natin alam kung panibagong pandemic, di natin alam kung anong klaseng pagsubok yung pagdadaanan po natin ngayon this year. Pero isa lang po yung sigurado, kasama po natin ang Diyos sa pagharap po ng mga pagsubok po na yon. So huwag tayo mawawala ng pag-asa. Basta ang sabi lang sa atin ng Diyos, katulad kay Joshua, be strong and courageous. Okay, maging malakatag tayo, maging strong tayo doon sa lahat po ng pagdadaanan po natin. Okay? Basta ang sabi ng Diyos, be strong and courageous. So, hindi po magtatagumpay ang mga taong sumusuko. Tandaan niyo po yan. At yun po yung paalala ng Diyos kay Joshua. Kung susuko siya, di sila magtatagumpay. Merong promise ang Diyos sa kanila, which is the promised land, the Canaan. Pero kung susuko si Joshua, hindi siya magtatagumpay. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, be strong and courageous. And the same thing yung sinasabi ng Diyos sa atin. Pagharap natin this year, be strong and courageous, maging matatag po tayo sa ating pong mga pinagdadaanan. Anong promise ng Diyos? Nung sinabi niya kay Joshua yon, be strong and courageous, sabi ng Diyos sa kanya, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Basta magpakatatag lang tayo sa lahat po ng pagdadaanan po natin. So, when things are uncertain, trust in God's promises. Trust in the promises of God. Kahit hindi smooth yung buhay, pag tingin mo hindi smooth yung buhay, pagkatiwalaan lang po natin yung salita po ng ating po Panginoon. So, mga kapatid, yun po yung isa pong kailangan po natin gawin. To start with the Lord, be strong and courageous. Okay, pangalawa po, be devoted to God's word. Okay, maging devoted tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Sundin po natin kung ano po yung sinasabi po ng Panginoon. Sabi po sa verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it that you will be prosperous and successful. Okay, ang ganda ng sabi po ng Diyos. This is a very famous verses na ginagamit po natin when it comes to meditation ng Word of God. Lagi natin binabagay itong Joshua chapter 1 verse 8. Okay. Always meditate the Word of God. Okay. Be devoted to the Word of God. To start your year, this year, to start your day, lagi mong i-start yung araw mo with the Lord at sa pamamagitan po ng kanyang salita. Okay, if you want to have a victorious life this year, be devoted to God's word. Lagi po nating tatandaan po yan. Baka bagong taon na, hindi ka pa nagdi-devotion, baka puro lang tayo New Year solution, baka puro lang tayo pangako na magbabago, pero hindi naman natin ginagawa. So mga kapatid, hindi po tayo matatransform ng sa mga pangako lang natin, sa mga salita lang natin. Kailangan natin with action. At yun po yung sabi po ng Diyos po sa atin. Okay, be devoted to His words. Maging yung iba, hanap, paano magiging matagumpay yung buhay nila. Sobrang gugol sila sa trabaho, sobrang workaholic na nila, kung ano-ano nang ginagawa nila para maging successful yung kanilang buhay. Pero hindi natin nakikita yung sinasabi ng Diyos. Yun yung sabi ng Diyos sa nila, keep this book of the law, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. And then sabi doon, then you will be prosperous and successful. Hanap tayo ng hanap ng ibang paraan para maging prosperous yung buhay natin, para maging successful yung buhay natin. Ito lang pala, meditate God's word. Magkaroon ka lang ng devotion, i-meditate mo yung salita ng Panginoon, sundin mo yung salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng prosperous and successful life. So mga kapatid, baka puro lang tayo gusto magbago, pero ayaw naman nating simulan. Hindi po magta-transform yung buhay natin. Hindi po tayo magtatagumpay
kung puro lang po tayo salita ng salita na magbabago. Pero hindi naman po natin ginagawa. So yun po yung paalala po sa atin ng ating Panginoon. To start your year, to start your day with the Lord, be strong and courageous. And always be devoted to God's Word, yung ating pong buhay. Kaya naman yung mangyari, laging ang sundin lang natin yung salita po ng ating pong Panginoon. So, sabi po sa ating pagtatapos, magiging matagumpay ang iyong bagong taon kung sisimulan ito kasama ang ating Panginoon. Yun po yung paalala po sa atin ng ating Panginoon. So, this year, dami natin pagdadaanan pa. Pero isa lang ang promise ng Diyos sa atin. Isa lang ang sigurado. Hindi man natin alam kung ano pa yung pagdadaanan natin. Isa lang ang sigurado. Kasama natin ang Diyos sa pagharap po ng taon pong ito. So, basta ang sabi lang sa atin ng Diyos, be strong and courageous at be devoted to God's Word. Okay, good morning po and God bless po sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa muling paalala mo po sa amin na kami po ay patuloy mong iniingatan. Panginoon, salamat po sa buong isang taon na pag-iingat mo po sa amin, pagpapala. Ano man yung dinanas po namin ng nakaraang taon, 2020, alam po namin, ikaw po, hindi mo po kami pinabayaan. Nasa plano mo po lahat po ng iyon. At nagkaroon po kami ng nakuwang lesson sa mga taong po na yon, mga pangyayari po na yon. Kaya this year, Panginoon, amin pong pinagpipray na muli samahan mo po kami. Patuloy mo po kaming i-remind sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, na maging matatag po kami sa lahat po ng pagdadaanan po namin. Na maging devoted kami, Panginoon, sa salita mo upang mas maging matagumpay kami. Magkaroon po kami, Panginoon, ng prosperous and successful life, Panginoon. Salamat po sapagkat nagiging mabuti ka sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Palayo mo po kami at ingatan sa buong araw po na ito at sa buong taon po na ito. Salamat po. Ito po ay pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Happy New Year po sa bawat isa po sa atin.